Guys, welcome, welcome. Tingnan natin kung kaninong energy to. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective. Meron ditong Four of Swords, Gemini, Aquarius, and Libra. Excuse me po. Meron ako nakikita ditong nalulungkot, okay? Kumbaga nakatuon siya sa mga naganap, sa mga masasakit na nakaraan. Meron ditong taong ganun. Nalulungkot siya. Meron tong pag-iintay na ginagawa dito. Andun pa rin yung emotion, okay? Emotion na nararamdaman. Kumbaga, andun pa rin yung lalim. Maraming gumugulo sa isipan ng tao na to. Pwedeng ikaw to, pwede rin yung person mo. Kaya piliin nyo na lamang ano kung energy mo to. Meron siyang dinaramdam yan. Nafeel ko dito yung connection. Connection sa inyo ng tao mo, okay? Pwede rin sabihin na meron ka ditong tao na mas priority yung kanyang financial. Yung matipo na nalulungkot ka kasi hindi ka binibigyan ng oras ng tao mo. Ito na yung nakikita ko. Meron kang person dito na may pagka-immature, okay? Nafe-feel ko din dito yung one-sided love dun sa iba, hindi halos lahat. So, confirmation sa Nine of Cups reverse. Kumbaga, no, wala siyang oras or panahon sa'yo, okay? Nafe-feel ko dito, yung person mo, siya yung tipo ng tao na binibigyan ka niya ng mga pangangailangan mo or sinusustentahan ka niya, okay? Pero hindi mo maramdaman yung love. Nakukulangan ka sa pagmamahal ng tao na to. Ito lang yung nakikita ko yung iba sa inyo nung hindi halos lahat. Para bang may hinahanap ka, meron kang naiyahambing sa sarili mo, then sa relasyon ng iba, pwede rin sabihin, inaano mo yung relasyon mo, then sa relasyon ng iba. Okay, or pwede rin sabihin, meron kang nakakausap dito na meron din karelasyon na naiyahambing mo yung relasyon mo sa person mo. Kasi itong person mo, iba eh. Iba yung kanyang pananaw. Iba yung kanyang paniniwala. So, nalulungkot ka dito. Andun yung lalim ng nararamdaman mo sa tao na to. Kaya lang, nakukulangan ka. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong nakukulangan. Scorpio, Cancer, and Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra, Virgo, Capricorn, and Taurus. So, nakikita ko rin dito yung Year of the Dog. Meron ditong nakamasid. Ito lang yung nakikita ko. Meron nakamasid sa'yo. Yung iba sa inyo may nag-i-stalk. Hindi halos lahat ha. Meron nag-i-stalk sa'yo. Yung iba napifeel ko dito merong secret admirer. Hindi halos lahat sa part na yun. The Hierophant reverse. Malakas yung Taurus. Nakikita ko rin dito no. Meron kang person dito na sarado yung kanyang kaisipan. Pwede rin sabihin meron kayong ibang paniniwala sa bawat isa. Kaya nalulungkot ka. Okay? May pagtitis kang dinadala dito or dinaramdam. Kasi iba eh. Iba yung pananaw niya sa pananaw mo dito. Pwede nagsasama pa rin kayo ng tao mo. Ito lang yung nakikita ko. Kaya lang nalulungkot ka kasi iba siya sa una mong pagkakakilala sa kanya. Pwede rin hindi na siya nagpapakita ng interest sa'yo or hindi na to nagtatawag sa'yo dito kasi lumabas ang Page of Pentacles and Nine of Cups reverse. Yung man tipong wala na siyang oras para sa'yo, okay? So, ikaw nag-iintay ka dito sa the moon. Andun pa rin yung nararamdaman mo. Mga maraming pumapasok sa isipan mo na kung ano-ano, okay? Gumugulo sa isipan mo kasi nalulungkot ka dito eh, okay? Pero ganun pa man ang sinasabihan ka dito, huwag ka malungkot.
Kung yung person mo dito ay hindi ka pinagtutuunan ng pansin or panahon, ano, kasi wala siyang oras dito sa Nine of Cups Reverse, so magtuon ka sa sarili mo. Kaya ka lumabas din nitong The Hierophant Reverse, nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng hope. Or pwede rin sabihin, meron kang person dito na liberated. Kaibahan mo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Pwede rin sabihin, mahilig pa siya mag-explore, gusto niya pang magkaroon ng maraming experience, gusto niya pang i-enjoy yung buhay niya. Ganon. Ito lang yung nakikita ko sa kanya. Gusto niya pang magliwaliw. Merong ganon dito, ano? Taurus energy. Give me more information. So, ikaw andun pa rin yung nararamdaman mo sa tao mo. Yung person mo kasi, mas ano siya eh, kung papipiliin yung love or pera, mas ano niya yung pera. Ito lang yung nakikita ko. So, nakikita ko rin dito, maybe nangyari na to, kaya ikaw, nalungkot ka dito. Naganap na to, pwedeng 4 months, 8 months, or 4 years, 9 months. Ayan. Then, nakikita ko rin dito, no, nagkaroon kayo ng separate way dito. Kanya-kanya kayo dito. Yung man tipo na marami naman siyang kayang i-offer para sa'yo, or ikaw, marami kang kayang i-offer sa kanya. Pero inalisan ka pa rin. Kumbaga, binigay mo na lahat ng pagmamahal mo, pag-aaruga mo. Pero mas pinili ng tao nito na hindi magparamdam sa'yo, or pwede rin sabihin, inalisan ka nito ng walang paalam, okay? Pero andun pa rin yung emotion. Meron tong mga nilihim sa'yo, okay? Pwede rin sabihin, inisahan ka ng tao nito dito sa Eight of Cups. Kasi ikaw, kaya mong i-offer lahat eh. Kaya mong ibigay lahat sa tao na to, okay? Yung pagmamahal mo, yung oras mo, attention mo. Pero nakukulangan, mayroon ditong nakukulangan. Mayroon ditong nalulungkot sa sinapit. Dito sa Four of Swords and Eight of Cups. So, nakikita ko dito, may nag-alis, may nag-travel. Ito lang yung nakikita ko, may nang ibang bansa. Pwede rin sabihin na yun yung dahilan kung bakit nawalan to ng communication. Pero andun pa rin yung nararamdaman eh. Meron pa rin tong nararamdaman sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Kaya lang, may nakalihim. Meron tong mga nilihim sa'yo. Meron ditong death. So, wala na tong new beginning, okay? Wala na tong bagong simula. Or pwede rin sabihin, na-realize mo dito, okay? Galit ka sa tao na to, nalungkot ka dito. So, ikaw ngayon, na-feel ko dito na wala ng new beginning. Kasi inalisan ka ng walang paalam dito eh. Or pwede rin sabihin, umaasa ka pa rin sa tao nito. Kasi andito pa rin yung emotion mo sa the moon, okay? Pero sinasabihan ka dito, sundin mo yung instinct mo. Sundin mo yung intuition mo sa mga hakbang na gagawin mo. Kasi mas unahin mo yung sarili mo. Kasi kung maglulugmok ka at maghihintay ka sa tao na to, ikaw lang din yung maapektuhan dito. Kasi ikaw, hindi ka binibigyan ng oras at panahon dito sa Nine of Cups. Kasi mas priority ng tao na to yung ibang bagay na gumugugol sa kanyang oras. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron ka ditong person na nagbago sa'yo, or pwede rin sabihin na hindi ka na nito pinagtuunan ng pansin, ganun. Give me my information, ano pa yung mensahe. Pero nakikita ko dito, ano, pinangahawakan mo pa rin itong tao na ito. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong Nine of Swords. So, meron ditong hindi nakakatulog. Umiiyak, nagdaramdam, nag-iisip, mag-stress siya dito. Maraming gumugulo sa isipan niya. Pero sinasabihan ka dito, no, tulungan mo yung sarili mo, okay? Pakawalan mo yung sarili mo sa nararamdaman kahit mahirap na. Kasi ang bagong moving on, talagang mahirap yan. Ilang buwan, minsan taon pa umaabot bago makarecover sa ganyan sitwasyon. Pero kung pag ninilay-nilayan mo, no, kung tatanungin mo yung sarili mo na deserve ko ba to? Okay? Ikaw yung makakasagot dyan dahil sundin mo yung instinct mo. Kasi kung maista kasi isang sitwasyon na ang hirap pakawalan, ikaw din yung magdudusa dito sa Four of Swords. Ikaw yung mahihirapan dito sa Nine of Swords. Gugustuhin mo ba yun? Eh, inilisan ka dito sa Eight of Cups nang walang paalam. So ngayon, itong tao na to, umalis to nang walang paalam dahil alam ng tao nito na wala nang simula sa inyo dito. Okay? Masakit man sa katotohanan, pero itong tao mo, mas priority ang ibang bagay kaysa sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. So, tingnan natin dito sa card na to, no? Kung ano pa yung may papayo sa'yo.
Okay. Yan, pasensya na medyo matagal tayong magdampot ng card. Excuse me. Ano pa yung mensahe dito? Meron ako nakikita ditong Gemini, Aquarius, and Libra, Scorpio, Cancer, and Pisces, Virgo, Capricorn, and Taurus. Ayan. Ano pa yung mensahe? Healing. So, ito na yung oras para mag-healing, okay? Sinasabihan ka dito na mag-healing ka, kahit masakit, kahit mahirap, tulungan mo yung sarili mo kasi ikaw lang din yung makakatulong para humilom yung puso mo. Siyempre, mas mainam din ang panalangin. Panalangin mo sa Diyos na makalimot ka, na baguhin yung nararamdaman mo sa tao na to, kaysa magdusa ka, okay? Give me more information. Walang imposible sa dasal. Meron ditong pinanganak nung 21 or pwede rin sabihin 21 years old ka. Give me more information. Huwag kang mag-alala, ikaw ay light. Kumbaga, isipin mo na lamang ano, kaya ito nangyari sa'yo dahil merong kang deserve or merong ibibigay sa'yo na higit sa tao mo. Magi ka lang positibo. Meron ditong, di ba kasasabi ko lang, have faith, di ba magi ka lang positibo, may ibibigay sa'yo, di ba sinagot. Have faith, maniwala ka kay God. Yung mga nangyayari sa'yo or nagaganap sa buhay mo, may dahilan yan kung bakit ka inalis dyan. Kung mag-iisip ka at magpapakapukaw ka sa pagkalugmok diyan sa nararamdaman mo, kung alam mong inabandon na ka dito or iniwang ka dito ng walang paalam, hindi mo deserve yan, okay? So, dito papasok yung healing sa'yo and faith. Maniwala ka sa process. Maniwala ka kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Tinanggal ka yan kasi deserve mo yung tamang tao para sa'yo, okay? Give me more information. Hole in the soul. So, nakikitaan ko rin dito, no? Nasaktan ka eh. Okay? Kumbaga yung, kumbaga tagus talaga sa puso at kaluluwa mong yung ginawa ng tao nito. Kasi pwedeng mo makaramdam ka dito ng stress dito sa 9 of swords. So, sobrang sakit. Okay? Parang tangay-tangay ng tao nito yung kaluluwa at puso mo. Okay? Pero ganun pa man, ano? Kasi kung makikita mo dito, duguan ka eh. Ito lang yung na-feel ko. Pero yung guardian angel mo hindi pa rin nabitaw sa'yo kahit nahihirapan na. Pero ganun pa man ang sinasabihan ka dito, huwag kang susuko, lumaban ka. Kasi nakikitaan ko dito, merong magandang magaganap sa'yo, maniwala at manalig ka lamang. Give me more information. Meron ditong temptation. So, yung person mo dito, maybe natukso to sa iba, okay? Or pwede rin sabihin, meron kang tukso na nararamdaman. Or syempre, malakas pa rin yung man tipo malakas pa rin yung nararamdaman or bugso ng damdamin mo, andun pa rin yung init ng pagmamahal mo sa tao neto. Meron ako nakikita ditong Year of the Dragon. Give me more information. Meron pinanganak nung 19, meron ditong 36 years old, meron din 22, pinanganak nung 21, 22, or 22 years old. Give me more information, ano pa yung try. So, selling out. So, nakita ko dito, para kang ano eh, kumbaga, sobra kang nagdudusa dito. Ito lang yung nakikita ko. Paragang, kinuha ng lahat sa'yo. So, sexual art. Andun pa rin yung sexual dito, okay? Andun pa rin yung bugso. Maybe, yung iba sa inyo nakuha ka, or kaya sobrang sakit eh. Binigay mo ng lahat dito, pero inalisan ka pa rin dito, okay? So, nakikita ko rin dito, may tukso na nangyari or tinukso ka ng tao na to. Na kung saan ano, pwede rin sabihin na sobra kang inabuso din. Yung tipong ganun, na inalisan ka ng sombrang bigat, lungkot, dusa, nagmahal ka dito, pero inalisan ka pa rin dito ng sobrang bigat. Binigay mo ng lahat, pero wala pa din. Yung iba sa inyo, nakikita ko dito, sinasaktan. Hindi halos lahat ha. Meron ako nakikita dito or na-feel dito na sinaktan. Pinagbuhatan ng kamay. Yung iba, hindi halos lahat sa part na to. Kasi kung makikita mo dito sa babae, duguan eh. Kumbaga parang sinaksak pa dito. Pero na-feel ko dito, meron ding inabuso. Hindi halos lahat sa part na to. Yung iba, inabuso. Dahil sa sobrang
pagnanais ng tao mo, ganyan, inalisan ka dito ng sobrang bigat. Then, na-feel ko rin dito, no, meron ditong 33 years old. Ito na yung time para mag-healing ka. Masakit man yung mga nangyari sa'yo. Pero na-feel ko ditong maalisan mo to. O, diba? Maalisan mo to. Tama yung ano ko dito, no? May babalik mong muli yung lakas mo. Okay, may babangon mong muli yung sarili mo. Para kang Phoenix. Alam mo yung Phoenix, bumagsak ka. Then, tatayo kang muli. Nang yung tipo na kung makikita mo dito, duguan ka eh. Sinaktan ka dito eh. So, ito na yung inuuto sa'yo na maghilom ka dito sa nakaraan mo or kung nararanasan mo to. Ito na yung time para pakawalan mo to. Magtiwala ka sa process ni God. Kasi ginagabayan ka dito, okay? Kahit nahihirapan na yung guardian angel mo dito, ginagabayan ka dito. So, yung person mo dito, maybe meron kang person dito na natukso, okay? Dahil meron siyang kahiligan or pwede rin sabihin meron kang person dito na malibo, okay? Mahina siya sa tukso, kaya may pagkatukso, temptation, okay? May sexual art. Or pwede rin sabihin na kukulangan sa'yo. Kaya naghanap to, okay? Meron tong hinahanap pa. So, ikaw, nahirapan ka sa sitwasyon na to. So, nafe-feel ko dito, ibabalik mong muli yung sarili mo. Ibabangon mong muli yung sarili mo. Marami kang matututunan, okay? Magkakaroon ka ng word of wisdom o pwede rin sabihin, itong mga pain na naranasan mo, ito yung mag-aangat sa'yo para tumayong muli, okay? Kumbaga yung weakness mo, yung kalungkutan mo, mapapalitan niya ng galak at tapang. Ito lang yung nakikita ko, may babangon mo muli yung sarili mo dito. Merong libro, oh. Ibig sabihin, ito na yung journey na magkakaroon ka ng realization, marami kang natututunan, or pwede rin sabihin, may grow na nangyayari sa'yo, okay? Nagmamatured ka, ito lang yung nafe-feel ko sa'yo. So, sundin mo yung intuition mo, ito yung mensahe dito, okay? Have faith, sundin mo yung intuition mo sa the moon. Kasi nakikitaan ko dito na mararamdaman mo to, okay? Or malalaman mo to. Or pwede sabihin na kaya mo to na panood eh dahil merong mensahe para rito. Para mapakawalan mo na tong nararamdaman mo sa tao na to kasi sobra ka nang nahihirapan. Time to heal. Ayan, ito lang yung mensahe sa'yo. Thank you for watching and love and peace.